Yun, magandang tanghali sa ating mga ka-MUG, sa ating mga batas at siyempre sa ating mga ka-UB at sa mga ka-UNGAP dyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome sa panibago nating video reaction. Ito no, react din tayo dito kay ano kay Sangkay Janjan. Alam niyo si Sangkay Janjan, dati ko na napapanood to. At ang mga content niya dati is mga Marcos no. Anong panahon ng kampanya. Ewan ko lang ngayon at mukhang nagbago na siya ng mga content. And dito ito po ay i-contenta ni Attorney Libayan at saka ni Apo Luna. And ako naman po ay natuwa lang no na napansin din niya yung pag-grandstanding nitong si Rapi Tulfo pagdating sa Senado no po. Yung pamamahiya ni Rapi Tulfo and eventually tinamaan ng ano ng balik. So napahiya siya no si Rapi Tulfo dito sa pagdinig ng PCSO dito kay Robles. Ano po? So bago po 'yan, isa muna ang patalastas. Balat sibuyas ka, social media ang taguan. Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Okay, maraming salamat no. Yan po mga t-shirt na yan. Yung t-shirt po na yan, no, yan po ay ano. Yan po yung ilalabas nating merchant. No po. Yan po ay Foracos. No po, Foracos po yan. Siyempre, hindi po tayo magpapa-verti porn. Kung may matulungan man po tayo, hindi po natin i-video. Okay? Maraming salamat po. And tuloy po tayo sa ating topic. So yun nga no, play natin tong video. Eh itong video na to, itong kumakalat na video. Actually nakaraan pa itong mga sangkay. Okay? Na parang ano, hearing about po sa PCSO, di ba nga po, marami daw pong kumakalat na information na dinadaya daw mga sangkay at kung anong mga allegation na hindi naman po talaga napatunayan. Ngayon mga sangkay, eto. Itong si Tulfo, yung PCSO manager, general manager, na si, sino ba tawag dito? Si Mel. Si Sir Mel. Ngayon mga sangkay, ang nangyari, nakipagsigawan kay Rapi Tulfo. Sabi nga po dito, general manager ng PCSO, nakipagsigawan kay Tulfo. Walang basehan ang mga aligasyon. So dito nga nakipagsagutan si Robles dito no. Ito yung unang hearing. Hindi unang hearing ano, parang pangalawa na to. Noong una kasi wala si Robles sa unang hearing and this time dito na si Robles. So marunong sumagot si Robles eh. So, may lakas ng loob para makipagsagutan. Tuloy natin. Kanila. Ngayon kasi mayroon pong tinutumbok po dito mga sangkay na mga baga nawalan daw po ng trabaho, ganyan-ganyan. Ang problema dito mga sangkay, nangyari pala ito nang hindi pa nakaupo itong general manager na panahon po ngayon ni Bongbong. Ang pagkakaalam po, panahon pa daw po ni Duterte. Tapos ang nangyari, parang ang sinisisi po itong general manager ngayon ng PCSO na si Mel Robles. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin ito. Tingnan niyo po kung paano po natusta si... Si Rapi Tulfo. Natusta talaga, sangkay ah. Naku, ano yan? Cyber libel. Tuloy. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit. Yung pagkasabi ni Rapi Tulfo na meron kayong pinatay, akala mo talaga tao yung pinatay. Tuloy natin. Libo, ito na nga yung online. Mr. Chair, that... is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless, Mr. Chairman? Wait a minute! 2,000? Wait a minute! Alam nyo kasi, mga sangkay, ako, wala naman ako problema kay Rapi Tulfo, no?
Pero ang akin lang, kasi para po siyang nagiging si Trillanes. Ngayon magkakaproblema ka na. De, joke lang. Joke lang, sangkay. Dito eh, lagi kapag bangayan mga sangkay, talagang hanggat maaari, kailangan siya lang magsalita. Tapos yun, mga sangkay, hindi po makakapagsalita yung ano, yung tinutusta niya. So ito, wait lang mga sangkay. Gusto kong kitang-kita nyo to eh. Wait lang ha. Oo, kitang-kita nyo para talagang masaya. Ito, wait lang. Tignan natin. Tingnan nyo ha kung paano po natusta dito. Tingnan nyo to. Na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact number siya, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? 2,000. Kung makasigaw siya, kala mo kasi siya yung tama talaga, no? Itong malupit dito kay Rabbit Tulfo eh. Diba? Kaya halos lahat ng mga vlogger, no? Na hindi niya vlogger, hindi kasapi ng ampalayagang, eh, diba? Pinupo na talaga lahat ng mga ginagawa niya, pero wala pa rin eh. Ganun pa rin. Po ang natanggalan, nawalan po ng trabaho. Ang problema mga sangkay, mamaya, pupunta po tayo sa punto na si Rafi Tulfo ay mapapaya. Yes, Chair. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng nabuhay, pinatay nyong negosyo, and then kapalit ng 2,000... So, matatandaan ninyo, no? Sigaw siya ng sigaw dito. Grandstanding talaga. Diba? Pinapakita niya sa mga tool fanatics na ito ako. Tatanggol ko kayo. Pero eventually, pagdinig or hearing, then tahimik na, mabait na. Diba? So, ang hinala is nalagyan daw si Rabbit Tulfo. Yan po yung sabi ng mga ibang vlogger nila Navirana, nila, di ba, si Bukeke. Natuloy. Isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Yan na. Go ahead. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako. Awarded to your watch, Mr. Chairman. Dali po siya. Tawad-tawa, sangkay ah. Tuloy. Dito ni Mel. Hindi po ako may gawa niyan. Dumating lamang ako nitong ganito. Ayan na, dito na mag-uumpisa ang pagkatunaw, pagkalunod ni Rafi Tulfo. So, ang gagawin niya dito mga sanay. Nako, another cyber libel. Ang gagawin niya dito, iibahin niya po yung usapan at iba po yung tatanungin. Ito na. If I may, Mr. Chairman, it is not under my watch. Basag. Diyan pa lang mga sangkay. Basag. Di ba? Pero totoo naman basag. Basag talaga siya diyan. Di ba? Hindi natin alam kung dito siya, ito yung dahilan kung bakit siya na nahimik bigla sa issue ng PCSO. O baka totoo yung sinasabi nila Bukeke, no? Tsaka ni Virana, no? Well, di natin alam. Bigla pong medyo pahiya po si Rapid. Ako mga sangay, wala na pa ako sa politics. Kaya... Ikaw kamusta sangay? Sabi mo, medyo pahiya. Pero dito sa title mo, sobrang pahiya. Tuloy natin. Sobrang tawang-tawa talaga ako dito sa part na to na nakita ko na parang first time po ata na biglang napahiya itong si Rafi Tulfo. Diba? Alam nyo, nagtataka nga din dyan ako mga sangay. Bakit marami po siyang dinadala dyan ng mga kung sino-sinong. Alam niyo na, parang pampahype lang. Pero dito talaga, sobrang natunaw siya. Nanonood talaga din siya sa mga hearings, no? Maraming dinadala, pampahype lang. Totoo naman, wala naman ding nagagawang batas sa mga dinadala na dyan. Pati nga, di ba, yung mga pambarangay na kaso, dinadala sa Senado. Di ba, kagaya na lang sa rider. May nagawa bang batas doon? Wala. Di ba? Halos lahat ng mga dinala niya sa Senado, di ba? Kasi nga ginawa niya ng extension ng RTIA itong Senado.
Diba? Pero dito sa pagdinig ng ano, ng PCSO, okay sana to eh. Okay sana yan eh. Kasi nga, maari po talaga, no? may nangyayari nga hindi maganda dito sa PCSO. Yung mga bigla na lang, ang dalas ng ano, no, may tumatama. Diba dati, ilang buwan bago may tatama dyan. O ngayon, diba, medyo talagang dumami, dumalas yung tumatama. So maganda sana. Kaya lang, ito nga, nag-grandstanding lang siya and then after, wala na. Nanahimik na. Diba? Siya, ito, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Kung paano niya isi-segue yung kanyang tanong. That the PLS was awarded, 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the implementation stage. Okay. I came, pumunta ako dito, nasa implementation stage na yan. So dito, pahiya. Tanaw. Ito na mga sangkay ngayon. Dito na. Lagot ka talaga, sangkay. Hindi, joke lang. Joke lang, sangkay. Nare-realize ni Rafi Tulfo na parang, oh my goodness. Mukha akong katawa-tawa dito. Mukhang mali ata ito. So ito na. An opinion from OGCC and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung Pulai. Mr. Robles, dalawa dito ang issue eh. Okay na. Bigla po may diba yung... Nag-downtone si Rabbit Tulfo bigla. Kasi nakikita niya palaban si, ano, si Robles dito eh, di ba? Dalawa pong issue dito. Yung pinag-uusapan dyan, kailan dumating down si Robles. Di ba? Ang ano ko lang dito, may mag-comment tayo, kasangkay. Tuloy natin to. Kung paano niya isi-segue. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Oh. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion, natutunugan yung mga sangkay yung boses ni Idol. Na medyo napahiya siya dito. So ang ginawa niya, medyo kalmado na. Nag-tone down pala. Okay na, biglang kumalma po yung boses. Sa OGCC, at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President, and yet you did not. May Attorney Francis De Valle, kanina pa kayo nagbabasa nung... Okay na. Alam nyo, bigla po niyang tinawag. So, hindi na po nakapagsalita si Mel Robles. Bigla nga pong iba na ang tinanong. Iba na ang punto niya dito, mga sangkay. Ulitin natin ha, yung part... Medyo na ano siya dun sa ano ni Robles kasi. Di ba? Parang natakot siya. Natakot si Rabbit Tulfo doon kay Robles. Kasi mapapaya siya ng todo pagka hindi niya sinegue. Yun yung style dito ni Rabbit Tulfo. Ito, sobra kasing nakakatawa kung paano natunaw si Tulfo dito. GG pa siya nung una eh. Ang pinatay ninyo. Diba? At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Okay, ito na yung online. Mr. Chair, that is baseless. I would tell you. I'm sorry but I think the figures... Wala, magagalit ako si Tulfo dito. Show. Who are you to say it's baseless? Wala. Mr. Chairman... Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact number siya, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair. Kumbaga, mga sangkay, totoo yung sinasabi ni Tulfo. Kaya nga lang, yung binabanatan niya, hindi po yung tamang tao. Yung una po, yung kumbaga yung pinalitan ng... Kumbaga, lihis yung bala niya, lihis. Puni, Robles. Ewan ko ba, sana naman lang, mga sangkay, inalam ni Tulfo. Di ba, tayo pag nakakakuha tayo ng information, kailangan munang i-verify yan. Kasi na bang ano dito? Tama, kasi ito ngayon, sakit ni Rabbit Tulfo kasi, no? Pagka may nagsumbong sa kanya, RTI na RTI yan dating yan eh. Sa RTI kasi, di ba, alam naman nating lahat na kung sino yung nagsumbong, yun na yung tama. Di ba? So, ganun din ang ginagawa niya rito sa Senado. Pagka may report siya nakuha, di ba? Alam, ang nasa utak niya, eh, totoo na to. Kita nyo, bumanat siya ng bumanat kay Robles. O, lihis yung banat niya. Di ba? Suntok siya ng suntok. Puro naman lihis, hindi tumatama sa muka.
di ba? Tapos bigla siya mag-segue, bigla siya ipapasa sa iba yung tanong. Pahiya siya eh. Natuloy. Sino ba yung dating general manager dito? Sino ba nagka-implement dito? Si Robles ba? Dito tuloy, napahiya siya. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. Is this not, let's Mr. Chairman? Pinatay nyo negosyo. Ang lutong eh, no? Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng nabuhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Na, kaya na. Go ahead. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako. Awarded, under your watch, Mr. Chairman. If I'm under your watch, sabi ko ni Itul po. Under your watch. So, pinagdidiinan po talaga ni Itul po na. Hindi. Isa sa iyo to eh. Kaso dito mga sangkay, mapapahiya po siya. Hey, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch. Oh, it is not under my watch. That the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. Yan na, tunaw. Tunaw, sobrang tunaw po dito si Tulpo. It is a modernization of the lottery system. Tunaw. Tunaw talaga. Mr. Chairman, I came, it was already on the implementation stage. But you were the one who asked for an opinion from OGCC and OGCC gave you an opinion. In-interrupt niya, di ba? In-interrupt para makapag-segue siya ng tanong na maiba na po yung usapan. Kasi wala na, natunaw na po siya dyan. Hindi. Where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung Pulai. Mr. Robles, dalawa dito ang issue eh. Una, paano si segue niya papunta sa isang tao yung tanong? Itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Ang halawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President and yet you did not. May Attorney Francis De Valle, kanina pa kayo sumegue. Huwag kasi ibahin yung usapan. Pero believe mo kay Rami Tulfo, ang galing niya ano, no? Ang galing niya mag-segue. Kanina pa, biglang sasalita, biglang pinansin niya yung isang nagbabasara kanina pa. Ang galing din eh. Kaya lang, well, hindi naman tayo ganun kabobo para hindi natin mapansin yung pinaggagawa niya. Hindi ba? Bigla na iba pa to sa iba. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, eh, mapapahiya pa siya lalo kapag bumanat pa rin siya ng bumanat kay Robles. Nakita niya may galing si Robles eh. At may audacity. Ayan eh. Si Robles. Diba? Tuloy. Ganda sa momentum, Sir Tulpo eh. Sana. Sana man lang nagkaroon ng klarong usapan doon. Di ba nga sinabi na po ni Robles, hindi sa akin yan, hindi sa panahon ko yan, bakit ako sinisisi yan? Tama. Hindi, tama, di ba hindi na nagkaroon ng klaro usap doon? Kumbaga, rumibat siya kay Robles, pero sumigway na siya. So wala nang, hindi na nagkaroon ng linaw doon sa batuhan nila ni Robles. Tama si Sangkay, o tuloy. Ngayon, napahiya siya. Siguro, ang ma-advise ko na lang dito kay Sir Rafi Tulfo. Next time, i-verify. No? Madali lang naman mag-verify kung totoo o hindi. Diba, wag yung... Hira naman. Mapapahiya ka, sir, kung palagi na lang ganyan. So, kailangan dyan, i-verify muna. Totoo ba to? O baka naman, hindi talaga totoo yan. I-verify. Rafi Tulfo, matuto ka rin mag-validate. Diba? Tama naman si Sangkay. Napangaralan ka na ni Sangkay, oh. Matuto mag-validate. Diba? Para hindi tayo napapahiya. Kaya ko. Sorry ulit kayo. Okay. So, ayun, no? Gandito lang po tayo. And, yun, nakita natin, no? Si Sangkay. Nakikita rin pala niya. Yung mga nakikita natin. So, hindi na siya nakatiis. Nag-react na. So, kabatas na ba to? Kabatas ka na ba, Sangkay? Sana nga, no? Okay! Diyan lang po tayo, no? Mga ka-MUG, mga kabatas, at mga ka-UB, at mga ka-UMAP. At muli, isang magandang tanghali at maraming salamat. Siyempre, huwag natin kalilimutan na misa lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat!